Sinabi po ng ating Panginoon, do not judge so that you will not be judged. Okay? Huwag na tayo humusga para tayo ay hindi rin husgahan. Okay? Meron pong isang kwento, hindi, a fable, isang katuro ang nagbibigay ng aral. Ito ay nanggaling sa Aesop's Fables. No? Ang pangalan ng ang title nito ay The Two Bugs. Sinasabi doon, ang tao daw, nung ipinanganak sa mundo, ay may daladalang dalawang bagahe o dalawang bag na nakalagay sa kanyang leeg. Isang bag ay nasa kanyang harapan at yung isa ay nasa kanyang likod. At ang mga bagaheng ito ay puno ng pagkakamali. Sinasabi doon na ang bagahe sa harapan ay punong-puno ng pagkakamali ng kapwa-tao. At yung bagahe na nasa likod ay punong-puno ng pagkakamali ng taong may daladala nito. Kaya nga, ang tao ay sinasabing bulag sa kanyang mga pagkakamali, subalit palagi niyang nakikita ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Ibig sabihin, ang tao po ay may tendency talaga na humusga o to judge other people or critic them, pero ayaw niyang husgahan siya ng ibang tao. Kaya nga siguro yung paghusga or judging is so rampant kahit sa ating mga Kristiyano. Kaya nga sinabi ng Panginoon, stop judging. Huwag tayong humusga upang tayo ay hindi rin mahusgahan. Sabi pa ng ating Panginoon, why do you look at the speck that is in your brother's eye? But do not notice the log that is in your own eye. Parang iba ang dating, you know? Bakit mo daw pinapansin yung puwing? O kaya maliit na bagay sa mata ng ibang tao, subalit hindi mo napapansin ang troso sa iyong mata. Okay? Ibig sabihin, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, lalo na sa mga taong ginagawang bisyo ang paghuhusga. At yung mga taong na hindi mapigilan na husgahan yung ibang tao. Pero ibig bang sabihin nito ay tayo ay mananahimik na lamang pag may taong gumawa ng mali o masama. Tingnan natin, dapat ihiwalay natin ang paghuhusga sa ginagawa ng tao at sa paghuhusga sa tao. Iba po yung paghuhusga sa ginagawa ng tao at iba rin yung paghuhusga sa tao mismo. Pag inuhusgahan po natin ang ginagawa ng tao, ibig sabihin, pinapaalala natin sa kanya ang mga pagkakamaling ginawa niya at ang consequence ng mga ginagawa niya. Ibig sabihin, yung purpose ng pag-uhusga natin is to correct that person dahil pinapaalala din sa atin ng Panginoon nung nakaraang mga linggo, yung fraternal correction o pagkukorek natin sa ating kapwa upang makaiwas sila sa consequence ng kanilang masamang ginagawa. Pero, dahan-dahan din tayo na humusga sa mga ginagawa ng ibang tao dahil baka tayo rin ay magkakamali ng ating paghuhusga sa kanila. Ang paghuhusga naman sa tao, ibig sabihin, tinutukoy natin na ang taong ito, the person itself is bad. O mali talaga yung tao. Kaya ito siguro yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag nating gawin. Huwag nating husgahan ang tao na mali. Pwede natin husgahan yung kanyang ginagawa, pero huwag yung tao mismo. Kasi ang problema sa atin, we intend to see the negative rather than the positive in a person. Nakikita natin palagi yung mali kaysa yung tama. At ang problema pa, hindi natin alam kung nung ginawa niya yun, gaano kahirap sa kanya, yung struggle niya
upang hindi gawin yun. Hindi natin alam. At hindi rin po natin alam kung ano yung nasa puso niya, kung bakit nagawa niya yung mga bagay na yon. At siguro kung tayo ay nasa kanyang sitwasyon, baka magawa din natin ang mga pagkakamaling iyon. Diba? So, pinapaalala natin, huwag nating husgahan yung isang tao. Okay? Meron pong isang reflection sa Daily Bread. Alam natin to, yung title is Only God Knows. Sinabi ng author na kadalasan nagkikriticize tayo o we judge unfairly. Kasi nga, hindi natin alam your circumstances at motibo ng tao kung bakit niya ginawa iyon. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya siya lamang ang makapaghusga ng tama. God alone can judge it, a person righteously. Sinabi doon ng author si John Wesley. Binanggit niya, si John Wesley po ay siya yung pinaka-leader yata ng Methodist movement, no? Sinabi niya, merong sinulat si John Wesley na sinabi niya ni John Wesley na merong isang tao siyang kinaiinisan sa kanyang congregation. Dahil ang taong ito ay una-una ay tuso at pangalawa kuripot. Kaya minsan nang nagpa-fundraising ang simbahan for charity, yung mamang ito na kanyang kinaiinisan na nagbigay ng maliit na halaga. At ito ay criticize niya o ginudge niya in public. Binanggit niya yung pangalan ng mamang ito sa congregation. Siguro, maliit lang nga yung ginawa. So, pagkatapos ng gathering na yon, pumunta sa kanya yung mamang ito. Kinausap siya personally at sinasabi doon ng author, sinabi ng mamang ito yung dahilan kung bakit ganun lamang kaliit yung kanyang naibahagi sa charity. Sinabi ng mamang ito kay John Wesley na namumuhay siya na ng hirap, mahirap, o hirap na hirap siya noong mga nagdaang linggo sa kanyang buhay. Sinasabi niya, dahil bago pa siya na-convert o naging Kristiyano, siya ay napakaraming utang at marami siyang inutangan. So sinasabi niya, sa buhay niya, hirap na hirap siya dahil namumuhay siyang payak at hindi siya bumibili ng para sa kanyang sarili namang. Ang ginagawa niya, binabayaran niya ng dahan-dahan yung kanyang mga utang. Dahil sinasabi niya, bilang Kristiyano, dapat bayaran ko yung mga utang ko upang makita ng mga inutangan ko ang grasa ng Diyos na siyang nagbago sa aking ugali na dati ako ay isang tuso, tusong tao. So nang marinig ito ni John Wesley, siya ay humingi ng paumanhin at siya ay humingi ng tawad sa taong ito. Kaya nga, dahan-dahan tayo sa paghusga, maging sa ginagawa ng mga tao, lalo na sa tao mismo. Dahil hindi nga natin alam yung sitwasyon, hindi natin alam yung circumstances ng taong ito, lalo hindi natin alam yung kanyang nasa puso. Kaya ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Dahan-dahan lang tayo sa paghusga, lalo na sa ating kapwa. Sinasabi nga sa ating kasabihan, nakakatawang kasabihan, huwag tayong humusga dahil hindi naman tayo yung husgado. O kaya, huwag nating husgahan ang libro, ang mga tao, dahil ang mga tao ay hindi naman libro. Meron tayong kasabihan, don't judge the book by its cover. So, huwag nating husgahan ang tao dahil hindi naman sila libro. And to close, sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19, sinasabi doon, God has given us the ministry of reconciliation, not condemnation. St. Paul writes, God was in Christ, Jesus reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them,
And He has committed to us the word of reconciliation. So as we judge other people, we judge them not as they are a bad person, but we judge them to help them realize the consequence of what they are doing, and we do it for the sake of reconciliation. Amen. Please stand.